tawag sa pagsamba. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo pong lahat, sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Ating pong awitin, awit ng pagpupuri for the beauty of the earth. Tayo po'y sandaling manalangin. Aming Ama, aming Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa panibagong araw at patuloy ninyong proteksyon sa amin. Panginoon, pangunahan niyo po kami sa aming pagsamba. Tunay nga po na walang makakapigil sa pusong nais magpuri sa iyo. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming mali at hindi kaaya-aya sa mata mo. Patuloy po kaming lumalapit ng may mapagkumbabang puso upang inyong baguhin at turuan kung paano mabuhay ng ayon sa iyong paningin. Panginoon, umaasa po kami sa kapangyarihan, sa patnubay at karunungan ninyo sa aming buhay. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na inyong binigay sa amin. Umaasa po kami sa wisdom and sa knowledge na nanggagaling sa iyo. Punong-puno po kami ng pasasalamat sa kabila ng pandemic na ito ay patuloy niyo kaming iniingatan at kinagabayan.
Naway makita at maunawaan po namin kung ano po yung plano nyo sa lahat ng nangyayaring ito. Muli po, maraming salamat at lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, Jesus. Amen. Umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitin ng My God Reigns. At sabi po dun sa palabas na ito, sabi po ng isang character, even God himself cannot sink this ship. So, ito po yung palabas na Titanic at alam na po natin to. Ganun po kalaki yung tingin nila dun sa barkong ito. Pero sa huli po, yung ending, nilawan po ng napakalaki o mas malaking karagatan yung barko pong ito. At sabi po, 3/4 ng earth ay tubig.
At ito nga po yung lumamon dun sa malaking barko. Pero naniniwala po ako at alam po natin lahat yun na mas malaki ang Diyos na meron po tayo. Kaya naman po, ano man po yung nadarama natin ngayon, may takot man o pangamba, lagi nating tatandaan how great our God is. Sabi po sa Psalm 121, 1-2, I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord who made the heavens and the earth. Kaya niyo pong papangyarihin ang anuman na naisin ninyo.
Lord, kayo nga po yung patuloy na pumawi ng mga takot at pangamba na nararamdaman ng aming mga puso. At sana po kayo po ang mapasaya namin sa gagawin naming pagsamba sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sagutang pagbasa. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Sa tuwing ng magtitipon ng lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Panginoon, narito akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Tayo pong lahat, kapag nagsama-sama ang lahat ng inyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Tayo po'y makakarinig ng mensahe ng awit mula sa kabataan ng Malabon Central. Amazing, sweet, I'm
ating unang pagbasa ay matatagpuan sa unang Pedro 1:17-23. Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag niya siyang Ama, igalang niya siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago panilikha ang daigdig. At ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa kanyang muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-ibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkababasa ng kanyang salita. Ang ikalawang pagbasa mula sa Lucas chapter 24 verses 13 to 35. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon." "Anong mga pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog ng araw at dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan
at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Ating pong pakinggan ang mensahe ng awit mula sa Malabon Central Chancel Choir. Thank you.
araw sa bawat isa, mga minamahal na mga kapatid, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang minsan pang maranasan ng ating mga buhay sa ating pagsasama-sama sa o mga oras na ito. So, nais kong pasimulan yung mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng ganitong katanungan, what is the secret of a powerful life? So, brothers and sisters, the secret of a powerful life is the secret place. And that secret place is the place where you meet God in your prayer. So, once again, the secret of a powerful life and ministry is the secret place with God through our prayers. Mark chapter 1 verse 35 says, if we look at our Bible, Mark chapter 1 verse 35 says, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So, brothers and sisters, that was the secret place of Jesus Christ. Sa presensya ng kanyang Ama, na sa tuwing mananalangin siya ay nararanasan niya yung kapangyarihan na binibigay sa kanya, yung wisdom na pinagkakaloob sa kanya ng kanyang Ama na siyang kailangan din natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kung titignan natin yung mga nakaraang araw bago yung sandaling ito ng pananalangin ng Panginoong Hesukristo, ay naroroon siya sa isang lugar kung saan ay napakarami niyang pinagaling na iba't ibang karamdaman. Napakaraming mga tao yung napagpala sapagkat taglay-taglay niya yung napakatinding presensya ng ating Panginoon. Brothers and sisters, very early in the next day, as we can see in our text today, Jesus prayed in a secret place to get new strength and wisdom from God. Then in verse 36, Simon and his disciples went to look for him sapagkat napakarami ng mga tao yung naghahanap sa Panginoong Hesukristo. Noong mga panahon na yon, araw-araw saan man naroroon si Jesus Christ, ay sinusundan siya ng napakaraming tao sapagkat napagpapala sila, sapagkat nararanasan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At nung matagpuan nila ang Panginoong Hesukristo, sa verse 37, ang sabi ni na Pedro, hinahanap po kayo ng mga tao. Everyone is looking for you. Ngunit sumagot ang Panginoong Hesukristo sa verse 38 at ang sabi niya, let us go somewhere else to nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. So may mga sinasuggest noon yung mga alagad kay Jesus Christ sapagkat maraming mga tao yung naghihintay sa kanya. Ngunit yung instruction ng kanyang Ama sa kanya sa pamamagitan ng kanyang malalim na pananalangin ang kinakailangan niyang suntin ng mga panahon na yun. At ang sabi niya, pupunta rin tayo sa ibang lugar at ipapahayag natin doon ang salita ng Diyos at patuloy na ipagkakaloob natin yung nararapat ng ministry sa iba't ibang mga lugar. So they traveled to different places. Jesus preached, drove out demons, and he healed again many diseases. At napakatindi uli ng ministry na ginawa nila doon sa lugar na kanilang pinuntahan. So brothers and sisters, the secret of Jesus' power is the secret place with God. Yun yung sikreto ng kanyang napakamakapangyarihang ministry. Yung pumupunta siya sa secret place nila ng ating Panginoon para
manalangin ng manalangin. After his prayer, he applied the things that he received from God. So nakita natin na pagkatapos manalangin ng Panginoong Jesucristo ay lumalakad na siya para kung ano man yung naranasan niyang kapangyarihan ng Diyos at wisdom na pinagkaloob sa kanya ng Diyos ay maipahayag niya at maramdaman ng maraming mga tao. Kanya isang preacher yung nagsabi ng ganito dati, "We don't see Jesus pray at daytime. He only speaks words with power." So sabi niya, kung titignan natin sa banal na kasulatan ay tuwing daytime ay hindi nananalangin ang Panginoong Jesucristo bagkus ay dinideclare niya ng merong kapangyarihan yung mga salita na tanggap niya sa ating Panginoon. Kapag ka merong karamdaman, dideclare niya yung healing at merong gumagaling. Kapag ka nakita niya yung kawalan ng pag-asa, pinapahayag niya yung mga salita ng Diyos na nagbibigay sa kanilang pag-asa, yung mga nangihina na palalakas sa pamamagitan ng kanyang salita sapagkat very powerful yung salita ng ating Panginoon na nakukuha niya sa buong panahon ng kanyang pananalangin sa Diyos sa kanyang secret place. Yes, yun ang secret ng power ng ating Panginoon. And what are the reasons for us today, brothers and sisters? Number one, we need power in the secret place like Jesus. And that is our intimacy with God. Jesus must be our model for a deep prayer, especially at this very challenging time due to the global pandemic. Sa gitna ng crisis na ito, pumunta tayo doon sa secret place na kung saan ay makakatagpo natin ang ating Panginoon. Doon niya tayo palalakasin ng palalakasin upang malabanan yung mga problema na ito na nararanasan ng buong daigdig. Number two, we need message and wisdom from our God that we need to apply today. So brothers and sisters, we are, or what are the things that we need to do? Ano yung mga bagay na dapat nating gawin sa panahon ito na mayroong crisis? Sapat na ba na sabihin natin na makapangyarihan ang ating Diyos? Sapat na ba na sabihin natin na iaalis tayo ng Diyos sa kalagayang ito? Mga kapatid, nakikita ko doon sa secret place natin ng ating Panginoon ay tuturuan niya tayo kung ano yung mga preparation na dapat nating gawin, kung ano yung mga mahalagang decision na nararapat na gawin natin sa panahong ito. Let us pray and God will give us revelation and wisdom. So sa panahong ito ng crisis, nakikita natin wisdom na binibigay ng Panginoon. Yung iba ay nagtitipid na. Yung dating lifestyle na napakaluho ay hindi na nila ginagawa ngayon sapagkat pinaghahandaan nila yung posible pang paghaba ng crisis na ito. Yung iba, lalo na sa mga nasa probinsya, ay nagtatanim sila ng mga gulay at ng anumang maaari nilang pakinabangan sapagkat sa panahong ito, kinakailangan meron tayong gagawin. At yung iba, nag-aaral ng iba't ibang mga kaalaman at kaparaanan kung paano may conquer yung crisis na ito. Yes, binibigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon doon sa kanyang secret place na kinakailangan natin i-apply sa panahong ito. Kahapon, ginupitan ako ni Mirna sapagkat hindi na ako makapagpagupit, hindi lang dahil lockdown, sapagkat ang nais ko na talagang sa mga susunod pang panahon ay maging bahagi sa paghahanda dito sa crisis na ito, yung paggugupit niya sa akin, sapagkat alam ko isa ito sa mga paraan para makapagtipid, makapag-adjust at marami pang ibang kaparaanan. So number three, we need to do the healing ministry of Jesus.
As we have our glorious encounter with God in our secret place, we need to bring love, care, and compassion to the needy. Be a blessing and instrument of hope. Be the light in this darkened world. Ang Panginoong Hesukristo sa kanyang paglakad noon matapos yung kanyang pakikipag-ugnay sa kanyang ama sa kanilang secret place ay lumalakad upang ipahayag yung mabuting balita, upang ipahayag yung pag-asa at upang bigyan ng liwanag yung mga nadirimlan. Kung kaya't napakaraming mga tao noon ang napagpapala sa pamamagitan ng presensya at ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo na namuling nabuhay ay taglay ng buhay natin bilang mga mananampalataya at bahagi rin, mga kapatid, ng ministry natin pagkatapos sa secret place natin sa ating Panginoon ay puntahan yung mga taong nakalugmok, ibangon sila, puntahan yung mga natatakot, bigyan sila ng tapang, at yung mga nawawala ng pag-aasa, bigyan sila ng pag-aasa sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Dito tayo tinawag ng Panginoon bilang kanyang mananampalataya at bilang isang iglesia para mahayag yung makapangyarihang pagkilos ng ating Panginoon, lalong-lalo na kung paano gagaling yung mga sugatan, yung mga biktima, lalo na yung mga biktima ng COVID-19 na ito, naway magawa natin silang patuloy na lingapin at maramdaman nila yung napakadakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Now, going back to my question earlier, what is the secret of a very powerful life and ministry? So the secret is the secret place. So like Jesus, brothers and sisters, we need to go always and dwell in the secret place. And that secret place is our meeting and intimate moment with our God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, once again, thank you so much for all the blessings that you have bestowed upon us. Thank you for this wonderful gathering, O Lord God, in your presence. And I release your blessing upon blessings to all the people who are joining this worship gathering. And wherever they are, right now, Lord, speak to their hearts. Speak directly, O Lord God, to their hearts. And let each one of them hear your still small voice. Embrace them once again and give them, Lord, the answer to all their prayers. Lord, thank you because you are our victorious God and we have victory through Jesus Christ. And we will declare always your goodness. Lord, we bring back to you all the praises and glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Come to the Savior. Thank you.
aming banal at makapangyarihan aming Diyos. Kami sama-samang lumalapit, punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Nagbigay sa amin ng buhay, ng panibagong buhay, punong-puno ng pagpapala. Maraming maraming salamat. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming kinikilala na ikaw ang aming kailangan. Turuan mo kaming lumapit, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay nang may kagalakan, punong-puno ng pagpapakumbaba na ikaw lang ang Diyos ang itinataas sa aming mga buhay. Kailangan ka namin, Panginoon, ngayon at sa lahat ng sandali. Anumang panahon ng sitwasyon ng aming buhay, ikaw ang aming kailangan. Ikaw ang maging sentro, dakilang Diyos, ng puso at isipan ng bawat isa. Hinihiling namin, dakilang Diyos, na patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Turuan niyo kami, Panginoon, na tunay na palagi ang lumapit, tawagin ang iyong pangalan upang ang aming mga buhay ay magkaroon ng ganap na kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo kami, Panginoon, ng gayon na lamang, tulad ng iyong ninanais. Salamat. Hinihiling din po namin na sa mga sandaling ito, patuloy, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming mga kapatid. May karamdam. Dulot man ng COVID o hindi, Panginoon, hipuin at pagalingin niyo po ang bawat isa. Ang lahat ng may karamdaman sa buong mundo. Maging ang mga PUI at PUM, Panginoon, hinihiling namin, kasama ang kanilang mga pamilya, bigyan mo, O Diyos, ng bagong kalakasan. Salamat po. Pagpalain niyo rin ang aming mga frontliners, patuloy namin silang itinataas sa iyo na punong-puno ng pagpapasalamat. Ikaw ang Diyos ang siyang patuloy na tumulong sa kanila, Panginoon. Magbigay ng kapayapaan at kapanatagan. Madama nila ang katiyakan ng iyong proteksyon na inananatili sa kanila. Salamat sa kanilang kagalakan, sa kanilang pag-ibig at paglilingkod. Salamat. Pakapagpalain niyo, O Diyos, ang kanilang mga buhay. Ikaw ang gumandi sa kanilang kagandahan. At hinihiling namin, O Diyos, na patuloy niyo rin pagpalain ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa linggo ito. Patuloy po namin silang isinasamo na pagpalain niyo ng gayon na lamang ang kanilang mga buhay. Sama-sama kaming lumalapit, Panginoon. At patuloy na hinihiling na mulit-muli pakabanalin niyo ang aming mga buhay. Ikaw ang magtaas ng antas ng aming kabanalan at kabutihan. Patuloy kami, Panginoon, sa paggawa at paglilingkod upang ikaw ay maparangalan sa pamamagitan ng aming buhay. Salamat po. Paghariyan niyo ang bawat tahanan. Patuloy mo kaming kalugdan sa bawat sandali ng aming mga buhay. Nananalig kami, Panginoon, na patuloy mong ipagkakalob sa amin ang panibagong buhay na punong-puno ng kapayapaan at pagkapan. Sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo, itong aming dalangin. Amen at amen. At ngayon sa ating paghayo, tanggapin natin ang walang hanggang pagpapala buhat sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Mamuhay tayo sa kanyang mayamang pag-ibig at pagpapala. Suma atin ang kapayapaan at kapangyarihan buhat sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen.